Magandang magandang umaga ho. Ngayon po ay araw ng Biyernes. Amen. Thank God it's Friday. Para naman po sa iba, thank God I'm forgiven. At yung iba naman, thank God I'm Pogi. Kuya Ed. Thank God I'm Freddy. Sabi naman ni Freddy. Okay, so good morning po sa inyo at magandang magandang umaga po. At ngayon po ay araw po ng Biyernes at nais ko po kayong batiin ng isang magandang magandang umaga. Yan, nandiyan na po si Kuya Ed. Thank God I'm Pogi. Yan, paborito ko yan eh. So good morning po. Magandang magandang umaga po sa inyo. Ngayon po ay araw po ng Biyernes, last day of the month of April. Naku, bilo nyo, May na ho. Halfway na ho tayo halos para po sa 2021. Bilo nyo yun ano? Isang iglap 2022 na agad. Pambihira, ang bilis ho ng panahon talaga. 9:02 po ng umaga. Good morning po. At Sister Emma, magandang magandang umaga. Thank you for watching. Sister Ching, magandang umaga dyan sa Canada. Thank you for watching. Sister Ate Winnie, magandang magandang umaga po dyan sa New York. Thank you for watching. Sister Francia from San Diego, thank you for watching. Good morning po. Thank God it's Friday. Kuya Ed, magandang magandang umaga. Yan, dalawa tayo, title natin yan. Thank God I'm Foggy. Sister Mildred, good morning. Magandang magandang umaga. Thank you for watching and God bless. Sister Marita, mula naman po sa Vegas. Magandang magandang umaga. Thank you for watching. Oh, yep. Sad to hear that news. Si Kuya, Kuya Jet po ay isa po sa mga... I don't know kung naging deacon po namin siya doon sa IBC 477 ano. Tatay po siya ni Brother Lawrence po ano. Nakikiramay po kami sa pagpaano po ni Kuya Jet and see you on resurrection morning. Buti na lang po talaga may langit ano po. That's our blessed hope. So we will ask mamaya po pagpray po natin for peace and comfort yung family ano po. Ganun din naman po Sister Dory, magandang magandang umaga. And thank you for watching. This is the day that the Lord has made. Amen. And we will rejoice and be glad in it. Buenos dias, Brother Rolly. Good morning. Thank you for watching. Sister Nilda, magandang magandang umaga. Good morning. And thank you for watching. Kamusta kay Helen at kay Bennett? Angel, magandang magandang umaga. Thank you for watching. Diyan naman po yan sa Maryland. Yun, bonjour, yan. Sister Madonna, good morning, thank you for watching, and God bless you, yan, thank you ho. Brother Buboy, magandang magandang umaga dyan sa inyo sa India, o magandang gabi, and tulad ng sinasabi ko, ingat lang palagi, at medyo mabigat ang sitwasyon ng COVID dyan, ano? And just be safe, I know the Lord will take good care of you, at ingat lang kapatid palagi. Sister Amanda, good morning. Thank you for watching. Yes, TGIF. Brother Art, Sister Juliet, good morning po, Pastor, at sa lahat ng mga kapatid sa buong mundo. Amen. At bago po ang lahat, batiin natin si Brother Art. Naman talaga, 60th birthday niya po. My brother from another mother. Thank you, Lord, for allowing me to meet this wonderful person. Brother Art, God bless you. Another year of God's faithfulness. Sa buhay mo, happy, happy birthday. So, ang lagay, bati na lang kami. Blowout naman dyan. God bless you, kapatid. And many more years of favor and blessing. In Jesus' name, para sa buhay mo. Dek, magandang magandang umaga dyan sa San Francisco. And it's a wonderful Friday morning. Sister Cory from Chino, a bright, sunny Chino. Good morning and thank you for watching. Magandang magandang umaga. At sa aking anak, Didi. Ingat lang anak. Good morning. Nasa biyahe po siya ngayon. Palipad papuntang Chicago.
ingatan ka ng Panginoon dyan. Okay? God bless you, anak, and have a good time, and love you. At sino pa to? O yun, bumabati lang sila ng happy birthday. So, good morning po. Naku, kagabi o, maganda ho yung aming talakayan sa ating pong Thursday night Bible study. A beautiful redemption story. Yan. Dapat ang itatitle ko dun, a beautiful love story. Because it is, sabi ko nga po, it could be your love story or it is your love story. Hoping to be your love story. So, kung gusto niyo pong maintindihan po yun, eh, naka-record naman po yan. Panoorin nyo lang po. A beautiful redemption story. Yan po. Yung kagabi po, Thursday night Bible study, and I received positive feedback sa mga nanonood po. Nag-message po sa akin. Dahil talaga naman pong napakaganda ng story. Ano po. So, again, thank you for watching and God bless you po. Ang aking may bahay, ayan, bumati na po. Nasa opisina na siya. Mami, thank you for watching. Good morning. Brother Bong, magandang umaga dyan. At salamat sa panonood. Thank you and God bless you, Brad. Brother Glenn, mula sa Pasay, magandang umaga. Thank you for watching and God bless you. And ingat-ingat lang sa pagmumotor. Yan. So, ngayon pong umaga, meron po tayo uling magandang pag-uusapan. Ano. It's Friday. Ito po ang iiwan ko po sa inyong positive message from the Word of God. And I hope to God na you will have a wonderful weekend. At huwag kalilimutan, Sunday, it's the time for us to celebrate together and worship the beauty of the Lord. Amen? So, good morning po again. At bago po ang lahat, tayo po ay dumako muna po sa ating pong opening prayer. Let's come to the Lord in prayer. At patuloy po tayong lumapit po sa Panginoon Diyos. Panginoon Diyos, aming Ama, maraming salamat po. Sa buong sanlinggo ay iningatan mo po kami. Thank you, Lord. Thank you po sa blessing. Thank you, Lord, for your provisions sa lahat po ng aming pong mga pangangailangan. Salamat po for keeping us safe, maging ang aming mga loved ones. Araw-araw, nakakarating kami ng aming mga tahanan ng maayos. Nakakasumpong kami ng kapahingahan. The whole night, buong magdamag mo kaming iniingatan, Panginoon, at araw-araw ay may bagong umaga para sa amin. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. At muli po, Ama, sa umagang ito ay lumalapit po kami sa inyo, nagpupuri, nagpapasalamat dahil araw-araw po ay nawi-witness namin, Panginoon Diyos, how gracious you are, how loving, how caring, very forgiving. There's plenty of mercy in your presence, Lord. Your grace is more than enough for what we need. And faithfully, you are supplying anything that we need and anything that concerns us, concerns you. Thank you, God. It's not only you are the Almighty God, the Creator of everything. You're holy and yet you're caring. You're strong, all-powerful, and yet you're so tender. Your love, you are loving, you are love itself. And yet, you're so firm. Panginoon Diyos, words are not enough to describe you. And the only way to understand you, Lord, is not through head knowledge, but to experience you personally. And you made that possible when you send your Son, Jesus Christ, to die and to pay the penalty of our sins. He provided the way back to you. Maraming salamat po, Panginoon. Even before the foundation of the world, you have decided to choose us, to love us, and for Christ to die for us. Maraming salamat po, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, na
to dwell on these things, Lord. To ponder how good you are, how faithful you are, how loving you are. Thank you for your unconditional love, just like what we studied last night, Lord. A beautiful redemption story. And that's my story. And I believe with all my heart, a lot of believers can identify with that, can agree with me that this redemption story is our story. So, Panginoon Diyos, our goal, Lord, our mission is to let the world know that there's a God in heaven that cares, that loves us, that's inviting us to be a part of His wonderful family in heaven. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Tulungan mo po kaming mabuhay. Help us to live worthy of our calling, Lord, as children of God. Help us to shine in darkness. Help us, Lord, to be a good witness for you. So, Panginoon Diyos, sa umaga pong ito, nandito po kami, lumalapit, sumasamba sa inyo, nagpupuri sa inyo. Father, we want to remember the Gilureza family, Lord, in this time of grief. Of course, there's pain in separation. In fact, it's the shortest verse in the Bible. Jesus wept when Lazarus died. He identified with our feelings, Lord, with our pain. So, ngayon po, Panginoon, in this moment of grief for the Gilureza family, I just ask, Father, that you will send the comforting presence of the sweet Holy Spirit. Thank you, Lord, because we have this blessed hope that one day our departed loved ones, we will see them again on that resurrection morning. Lord, I pray also, Lord, for the DeCastro family, for John, for Michelle, and the rest of the family, for the passing away of their auntie, Lord. I just ask, Father, for comfort, for peace, that you cover them, Lord, with the presence of the sweet Holy Spirit. Panginoon Diyos, death reminds us that this is not life, Lord. We're just passing by. We're just passing through. Real life is in you. So I pray, Father, na tulungan mo po kami for us who have received the gift of eternal life, to share the good news to the people that we cared about, to the people that we love, that there's hope, that death is not the end. There is life in the name of Jesus. Lord, yun po yung panalangin namin. Help us, Lord, that the mission of Christ becomes the purpose of our lives, Lord, to seek and to save that which was lost. Panginoon Diyos, purihin po kayo. Muli po ngayong umaga, dalangin ko po, patuloy po kayong kumilos sa buhay ng bawat isa. Ingatan niyo po, Panginoon, ang inyong mga anak. I pray for those who are in India, Lord, devastated by COVID-19, Lord. Lord, ingatan mo po ang mga anak mo nandoon. Si Brother Buboy, just keep him safe, Father. And I know marami pang Kristiyano ang nandoon. Just protect them, Lord. Mahabag po kayo sa dinadaanan po ng bansang India and of course the whole world is going through this pandemic, Lord. Ganon din po sa bansang Pilipinas, Panginoon Diyos. Thank you, Lord, sa mga kakilala namin, mga manggagawa mo na nasa recovering stage, Lord, mula dito sa infection ng COVID. At doon po sa may mga iba pang sakit, thank you, Lord, sa pagpapagaling mo. Thank you, Lord, sa tulong mo. Thank you, Lord, sa paghipo mo sa kanila. Truly, there's healing in the name of Jesus. Muli po, Panginoon Diyos, sa umagang ito, alam mo po't nadinig mo po ang panalangin ng bawat isa, ang prayer request nila. Hindi ko po binabanggit in public, Lord, but you know that we're praying for it, Lord. I just ask, Father, that in your way, your time, your will, hayaan mo pong tanggapin nila ang tugon sa mga panalangin. Thank you, Father. We love you. We want to know you more. We give you back all the praises and glory. For all this, we pray with thanksgiving in Jesus' name.
Amen and amen. Maraming maraming salamat po. Good morning po. And again, ngayon po ang ating pong pag-aaral po, ating devotional Bible study para po sa umaga pong ito. Bago po ang lahat, ay batiin pa po natin ang iba nating mga kasamahan. Brother Molly, magandang magandang umaga dyan sa Seattle. Brad, nagpaplano na ako. Kihingi ako ng break at least mga 2 days o isang overnight lang. Enough na yon para makapag-unwind ako, ha. Pasyal mo ako, brad, ha. Gustong-gusto ko yung mga nature na lugar, eh. Okay? So, one of these days, sabihin ko sa iyo, kita tayo dyan. Sister Edith, magandang magandang umaga. Thank you for watching. Thank you, Lord, for everything you do for us and for a great new day. Amen. Mula kay Sister Mildred, blessings. Amen. Maritz, magandang magandang gabi dyan sa Cyprus and thank you for watching. Kamusta mo ako sa lahat dyan? God bless you sa lahat ng mga nanonood sa atin. Thank you for sharing. Good morning, Brother Sunny. Ate Julie, good morning po. Good morning and have a great weekend to everybody. Yan. Sister Ching, amen. Sister Dory, amen. Brother Bong, amen. Marita, amen. Okay, dumako na po tayo sa ating pong devotional Bible study po ngayon. I want you to open your Bibles in Hebrews chapter 1. Yan po. Hebrews chapter 1. By the way, this Monday Q&A, naku, magaganda na naman po yung lineup po ng question po natin. Ha? Huwag niyo pong kalimutan. Every Monday, 7:30 po ng gabi. Hebrews chapter 1, at basahin ko po from verses 1 to 3. Okay, nakita niyo na po. Hebrews chapter 1, verse 1. Yeah. Long ago, God spoke many times in many ways to our ancestors through the prophets. Alam niyo po, ayan po ang topic namin, eh. Listening the voice of God. How to discern the voice of God. How to know if it is the Lord's, if it is the Lord's voice, if He is the one talking to you. Yan. Yan po yung amin pong topic for the whole month of May. 2 Sundays of April at yung remaining Sundays po ng buong May. Yun po ang topic namin. So, ang Diyos po nagsasalita. Sabi ko nga pong ganun, eh. If we don't hear from God, assume it. The problem is you, not God. Okay? Kasi ang Diyos nagsasalita. Nakikipag-usap. Gusto niyang makipag-usap. Pag hindi ko siya naririnig, ang problema hindi siya. Ako ang problema. Okay po? So, long ago, God spoke many times in many ways to our ancestors through the prophets. And now in these final days, He has spoken to us through His Son. Oh, kita nyo. Wow. Through His Son, God promised everything to the Son as an inheritance. And through the Son, He created universe. Verse 3, ho. The Son radiates God's own glory and expresses the very character of God. And He sustains everything for the mighty power of His command. When He has cleansed us from our sins, He sat down in the place of honor at the right hand of the majestic God in heaven. So, the exact, okay po, the exact manifestation of God is no other than Jesus. Siya po. Gusto mong makita ang Diyos? Si Kristo ang tignan mo. Maliwanag po yun. In these last days, God spoke to us through His Son. So, yun po yung gusto ko pong makita. Gusto ko pong makita natin to. Ano? Lahat ito, sino ba ang Diyos? Ano, paano ko ba makikita ang Diyos? Tingnan po natin. John chapter 14. Ito, magandang conversation po ito, eh. John chapter 14. Okay. Tingnan niyo po ang sabi ng verse 6. John chapter 14 and verse 6. Tingnan niyo po ang sabi diyan. Jesus told them, kausap niya po rito yung mga disciples niya. Okay. Jesus told them, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except through me. Si Jesus po, hindi po siya, he is not a way. Hindi ho. Hindi ho siya other way. He is the only way. I am the way. Wala hong ibang daan. Nakuha niyo, walang shortcut.
Hindi ho uso ang palakasan, wala hong red tape pagdating po sa langit. Nakuha nyo? Hindi ko ho kailangan dumaan sa koneksyon na mas malapit kay Jesus. Ano nyo naman yung kinagisnan natin eh, di ba? Dadaan muna ako kay San Pedro. Dadaan muna, mananalangin muna ako kay Mama Mary. Kasi siya yung mother ni Jesus, mas madali. Hindi makakatanggi si Jesus sa mother niya. Saan nang galing yung turo na yun? Hindi ho tinuro ng Bible yun. In fact, ang sabi ng Bible, kung natatandaan nyo yung Bible study natin nung nakaraan, ano po? Do whatever He told you to do. Yun ang sabi ni Mary. Di ba? Gawin nyo kung ano man ang pinagagawa niya sa inyo. That's what He said. Or that's what she said. Do whatever He told you to do. Or He tells you to do. Di ba? Gawin nyo. So, hindi ko kailangan ng padrino. Isa lang ho. Only Jesus. Yun ang sabi, di ba? Jesus said, I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me. Eto tayo. Sino ho? Verse 8. Philip said, Lord, show us the Father and we will be satisfied. Yun tayo. Gusto natin, patunayan mo. Sigurado ba to? Totoo ba to? Philip represent all of us. I want to see it first before I believe. And that's not faith, di ba? Tingnan niyo po ang sabi po rito. Verse 9. Sumagot po ang Panginoon. Jesus replied, Have I been with you all this time, Philip? And yet you still don't know who I am? Anyone who has seen me has seen the Father. So why are you asking me to show him to you? So anything, ho, if you want to know God, if you want to know what God is saying about fill in the blank, ano yung blank dun? If I want to know what God is saying about this, ano yung this na yan? If I want to know what God is saying about this relationship, if I want to know what God will say about this kind of work, if I want to know what God is saying about this, what's this? This moving out to another state? Mga major decision, di ba? If I want to know what God is saying about this, then I have to listen to Jesus. Because Jesus is the exact representation of God. Kuha niyo, kay Jesus ako makikinig. Don't tell me that God is not talking to you if your Bible is closed. Nakuha niyo po? Daming Kristiyano sa akin, hindi ko talaga alam kung anong kalooban ng Diyos eh. Hindi ko alam kung anong, paano ko ba malalaman? Lord, ano ba ang sagot mo rito? Lord, hindi ko alam eh, yung sitwasyon ko eh. Eh, hindi mo talaga maririnig ang tinig ng Diyos pag nakasara Biblia mo. You will never hear the voice of God if your Bible is closed. First and foremost, here's the Word of God. Yun po yung salita ng Diyos. Amen? Bago makipag-usap ang Diyos sa iyo sa panaginip, kakausapin ka niya muna sa salita niya. Bago makipag-usap ang Diyos sa iyo sa mga sirkumstansya, kung kalooban ng Diyos to, dapat bumukas yung bintana niya pagdaan ko. Hilig tayo sa... Alam niyo ho ba, sa totoo lang ho, tayong mga Kristiyano, may sarili tayong mga superstitious belief. Wag ho. Hindi ho magandang habit yun. Gusto mong marinig ang tinig ng Diyos? Buksan mo ang salita ng Diyos. So don't tell me God is not talking to you if your Bible is closed. Amen po ba doon? So if I want to know what God is saying about this, ano yung this na yan sa buhay mo? Relasyon, trabaho, mag-move ka ng ibang state,
Mag-i-invest ka sa isang negosyo, makikipag-partner ka sa isang negosyo, magpapakasal ka na, makikipag-boyfriend ba ako dito, makikipag-girlfriend ba ako dito? If you want to know what God is saying about this, fill in the blanks, ikaw nakakaalam niyang this mo, then you have to listen to Jesus. Sa Panginoon ka makinig. Tingnan niyo po yung sabi niya doon. Philip, have I been with you all this time? If you want to know what God will do in a given situation, watch Him. Hanapin mo kung paano kumilos si Jesus sa Word of God. Diba, noong mga late 80s, diba? Mga late 80s, early 90s, nauso yung WWJD. Tatandaan nyo yun, may mga wristband pa, di ba? WWJD, t-shirt, WWJD, ano yung WWJD? What would Jesus do? Oh, yun. So, if you want to know what God will do in a given situation, look what Jesus will do. Panginoon, kung ikaw nandito sa sitwasyon na to, ano gagawin mo? Oh, nakuha niya na ho. Amen, amen, amen. Okay. So, nakita niyo na kung sino si Jesus, di ba? Everything was because of Him. Ang sabi doon sa Hebrews, di ba? Everything was created because of Jesus. God created everything because of Jesus. Amen po. So, ngayon po, punta ho tayo sa Matthew chapter 27. Matthew chapter 27 po. Okay, Matthew 27. Kita niyo na po. Tingnan niyo po yung verse 20. Matthew 27, verse 20. Matthew 27, verse 20. Meanwhile, the leading priests and the elders persuaded the crowd to ask for Barabbas to be released and for Jesus to be put to death. So the governor asked again, which of these two you want me to release to you? The crowd shouted back, Barabbas. Pilate responded, then what should I do with Jesus who is called the Messiah? They shouted back, crucify him. Sino ba si Barabbas? O, di ba? Meron kasi practice. O, ito yung practice natin. It's either papalayain ko yung isang nakakulong in exchange dun sa ipapako ko. Iku-crucify ko. Sentence of death. Sabi ngayon ni Pilate, sino ang mas gusto ninyo? Si Jesus, who is called the Messiah, ang pakakawalan ko, o si Barabbas? Eh, bago dumating sa sitwasyon na yun, ang sabi ng Bible, kinumbinsi na ng mga Pharisees at ng scribes ang mga tao, isigaw nyo si Barabbas, ha? Si Barabbas ang isigaw nyo, hindi si Jesus. Kaya nung tinanong ni Pilate, sino? Ang sabing ganun ng mga tao, we want Barabbas! Or Barabbas, o Bayabas. We want, sino? Barabbas, Barabbas. What about Jesus? Crucify him. O, sino ba to si Barabbas? O tong si Barabbas, di ba? Sino ba to? Si Barabbas po ay leader po ng insurreksyon. Okay? Ano yung insurrection? Terorista ho si Barabbas. Nakakuha niyo ho. Kumbaga sa panahon ho natin, ang ka-level niya, si Bin Laden. Osama Bin Laden. O you know, yung magnitude ng comparison between Jesus and Barabbas. Si Barabbas po ay thug. Hoodlum. He's a crook. Masamang tao po. In one in in in
in one title. He's a bad guy. Yan po si Barabbas. Masamang tao po si Barabbas. He's a murderer. He's a killer. He lives for himself. Magnanakaw po si Barabbas. Pansinin niyo po yung magnitude ng comparison between Jesus and Barabbas. Ako niyo, Jesus is the exact manifestation of the Father. He came to seek and to save that which was lost. He came to pay the penalty of your sins and my sins. He came to show us how much God loves us. Wala siyang ginawang masama. Ang mga scribes and Pharisees, galit kay Jesus not because he's performing miracle. Hindi ho. Galit sila kay Jesus because Jesus claimed, I'm the only way. You see God, you see me. Ako niyo. Kaya sabi ko, natatandaan niyo po yung, hindi ko na po matandaan kung sa question and answer or Bible study ko ginawa ito o sa devotion. Ang mundo ho is hindi anti-God. The world is not anti-God. Ang daming ang Diyos sa mundo eh. Gumagawa nga tayo ng iba-ibang Diyos eh. Hindi tayo anti-God ang mga tao. Hindi anti-God. Ang mundo anti-Christ. Tignan niyo, ang mundo hindi galit sa Buddhism. Hindi galit sa Hinduism. Hindi galit sa Scientology. Iba-ibang Diyos yan eh. Hindi galit sa kung ano-anong Diyos ng kulto. Hindi galit ang mundo. Pero pag binanggit mo na si Kristo, when you talk about Jesus, when you talk about Christianity, lahat offended. Bakit? Kasi nga po, ang mundo, the world is not anti-God. The world is anti-Christ. They don't want to accept that Jesus is the Christ. That Jesus is the only way going to the Father. Jesus is the only one who can forgive you. Jesus is the only one who can give you life. Oh, nakuha niyo na po. So, you know, isipin niyo yung comparison. Sino tong Jesus na to at itong Barabbas na to? Itong Barabbas na to, siya yung Bin Laden nung panahon nila. He's a thug. He's a terrorist. He kills for money. He lives for himself. Yun ho siya. Wow. No brainer. Sa panahon natin ngayon, kung papipiliin tayo, of course, Christ. Di ba? Pero pansinin niyo po, ano po nangyari? Di ba pinalaya si Barabbas? Ngayon, tanungin ko kayo. Nung pinalaya si Barabbas, sa tingin niyo, anong mukha ni Barabbas? Grateful kaya siya kay Jesus? Grateful kaya siya sa mga tao? And I'm pretty sure, yung crowd, may mga barkada si Barabbas doon. Yung mga kasama niyang thug, yung mga kasama niyang hudlum nandoon. Nung pinakawalan si Barabbas, si Barabbas, I don't think he looked back at nagpasalamat kay Jesus. No! Baka nakatayo siya dyan. Baka ganun ang tawa. Ano yung tawa ng kontrabida? Sipin niyo yung madumi ang mukha, balbasarado, talagang may peklat-peklat dyan. Yung mukhang hudlong talaga. Hindi niyo kakakitaan ng remorse. At nung pinakawalan na siya, he never looked back. Sinalubong siya ng mga kasama, yeah! Boss, laya ka na! Tara, inom tayo! Yun, tingin ko ganun ho nangyari. I'm just trying to use my wild imagination dito sa scenario na to. Tinitignan ko lang ho, how the scripture picture it. So, yung sinihan sa isip ko, ganun ko nakikita, magulo, maraming tao, si Jesus, bugbog sarado, duguan na, hindi mo na siya makilala, nakayukong ganun, nakatali. At ang sinisigaw ng tao, we don't want Jesus, crucify him, crucify him. Nakaganun lang siya. Yung mga scribes and Pharisees, ngingiti-ngiti, tatawa-tawa. Si Pilato, nagdadalawang isip. Alam niyo, di ba, nagda-doubt si Pilato eh, pero wala siyang magawa sa clamor ng tao. At si Barabbas, sa isang tabi, ha-ha! Sabi ko na nga, be! Ha-ha! Tatawa-tawang ganun.
Nung pinakawalan siya, ay tuloy-tuloy, walang lingon-lingon yun. I don't think he'll look back and say, "Oy, thank you." No, he will not do that. Kita niyo na ho? Nandoon yung mga barkada niya, naghihintay. Ang galing mo talaga, boss! Biro yung mong makalusot ka pa rito! Sabi naman sa inyo, ibahin niyo ako! Barabbas is my name! O, di ba? Tara, labas tayo, punta tayo doon! May mga bago ba doon? Enjoy! Celebration tayo! Yun yun. Who do you think released Barabbas? It's not Pilate. It's not the clamor of the people who released Barabbas. You know who released Barabbas? It's God. Ang Diyos ang nagpalaya kay Barabbas. Why? Because that's part of salvation. Huh? Yeah. And Barabbas don't even knows that. Ni hindi niya tinignan pabalik si Jesus. Ni hindi siya nagpasalamat. At lalong hindi siya magpapasalamat at titingin sa langit, "Diyos! Salamat ah." Yung term ng panahon natin ngayon, "The big man up there is looking at me." Sino yung big man up there? Bigyan mo sabihin, "There's a God in heaven." Kasi ayaw nilang i-recognize yun. Kasi pag sinabi mong there's a God in heaven, you need to believe that that God in heaven sent someone to die for you. And that someone is no other than Jesus. Ayaw nila nun. Because the world is antichrist. Ang salvation po para sa lahat. Ngayon pag tinitignan ko po si Barabbas, alam niyo ba kung sino talaga si Barabbas? Are you listening to me? Si Barabbas, so if Jesus is the exact representation of God, Barabbas is the exact representation of humanity. Ang nire-represent ni Barabbas, tayong tao. You know what? You know why? Salvation is free for all. Pero yung ibang tao, they will not even recognize God. Lalayo na, "Alinga, mag-enjoy tayo! Ah, ako pa!" Biruin mo, nakaligtas ka doon sa disgrasya yun. Eh, hindi ko pa oras eh. Alam mo ba, swerte ako eh. Alam mo naman, masamang damo, mahirap mamatay. O, di ba, ganun tayo? We don't even recognize that. Ang tingin lang natin palagi, "Tsamba ko to, ang galing ko. Bata pa ako, malakas ako. Pabiro, masamang damo, mahirap mamatay." Alam niyo ba, na-realize niyo ba yan? Long before we take a look dun sa grace and love of God, God knows na yung biyaya niya, yung pag-ibig niya, marami hindi bibigyan ng halaga yun. They will never recognize the love of God. They will not recognize the sacrifice of Jesus. They will not recognize the grace of God. They will live their lives the way they want it. But still, God decided a long time ago, before the foundation of the world, the Lamb of God was slain. Naisip niyo po ba yun? Wow. That's the kind of love that God is giving us. Tayo ho yung Barabbas. Salamat na lang po dun sa mga nakakilala sa Panginoon Diyos. Ako niyo po? Pero dun po sa mga hindi pa rin nakakakilala, ganun lang ang ginagawa natin. Ni hindi tayo lumilingon pabalik para pasalamatan ng Diyos. Ni hindi tayo tumitingin sa langit para i-recognize na may Diyos doon sa langit. Ano sila sabi natin? Tingo ba oras? Magaling yata ako. Masamanda mo to, hindi basta-basta mamamatay ito.
pusa to, siyam ang buhay nito. Swerte ko, nalagpasan ko yun. Uy, buti na lang. Talaga nga naman, no? Kinakasihan ako ng swerte. Yun tayo eh. Diba? Kaya, nagpalaya kay Barabas, it's not the clamor of people. Hindi yung tao, Barabas, Barabas, hindi yun. Hindi yung mga, hindi yung udyok ng mga Pharisees and scribes, hingi nyo si Barabas ha. Hindi si Pilate ang nagpalaya kay Barabas, sino? Ang Diyos. Dahil bahagi, parte si Barabas ng kaligtasang ibibigay ng Diyos through Jesus Christ, our Lord and Savior. Kaya lahat ng tao sa mundo, parte yan, bahagi yan ng kaligtasan ng Diyos na ibinibigay niya. Si Bin Laden, kasama yon sa pwedeng patawarin ng Diyos kung nagsisi siya at kinilala na si Kristo ang tagapagligtas. Si Hitler, pinakamasamang taong nakikilala nyo, kahit sino pang pinakamasamang taong nakikilala nyo at alam nyo, kung yung taong yon magsisisi at kikilalanin si Kristo, na si Kristo lang ang tanging tagapagligtas at daan pabalik sa Ama patungo sa langit, ang kaligtasan kasama siya. That's salvation. Kadugtong po ito ng A Beautiful Redemption Story kagabi. Kita niyo po yung comparison between Jesus and Barabbas o Barabbas. Jesus, exact representation of God. Barabbas, the exact representation of humanity. Amen po. Salamat po sa pag-ibig ng Diyos. Kung hindi dahil sa Diyos, wala ako dito. Baka wala din kayo dyan. Ako niyo po, kung hindi dahil sa Diyos, wala na tong buhay na to. Baka wala na rin kayo. Ano man ang meron tayo ngayon, kay kilala mo na ang Diyos, kay hindi pa, anything that you have right now, whatever you have right now, it's all because God is good to you. It's either you recognize Him or be like the rest of the world. It's up to you. Amen po. And Jesus said, I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me. So ngayong umaga po, ngayong umaga ho, kung sa palagay mo wala ka pang seryoso na relasyon sa Panginoon Diyos, kilala mo lang siya. Pero wala kang seryoso, wala kang matandaang panahon na sinabi mo, Panginoon Diyos, alam kong makasalanan ako, patawarin mo ako sa kasalanan ko. Sumusuko ako sa iyo, binubuksan ko ang puso ko, pumasok ka, gawin mo akong anak mo, tanggapin mo ako, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus. Pag ginawa niyo po yan, ano sabi ng Bible? John chapter 1 and verse 12. But as many as receive Him, to them gave He the power to be called children or sons of God. Even to those who believe on His name. Amen po. So ngayong umaga po, yun ang gawin mo. Sabihin mo, Lord, I am a sinner. Forgive me of my sins. I accept You as my Lord and Savior. Save me. I want to know You and change my life. In Jesus' name. If you did that, welcome to the family of God. I did that May 17, 1985. Hindi ko makakalimutan yun. Bakit o? Kasi yun yung araw na seryoso na sinabi ko, kung totoong may Diyos, kaya mo pa bang baguhin ang buhay ko? And since that day, the rest is history. My history becomes His story. Amen po. Magandang-magandang umaga po sa inyo. God bless you. Have a wonderful weekend. At magkita-kita po tayo in spirit this Sunday. Physically or in spirit para sa worship po natin. Let's bow our heads in prayer. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa biyaya mo. Salamat po sa pagliligtas mo, Panginoon. Salamat po at isang araw na kilala kita, na kilala ka namin bilang aming sariling Panginoon at tagapagligtas. Purihin po kayo, Panginoon. Ang buhay po namin ay para sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat isama
For this I pray in Jesus' name. Amen and amen. God bless you po. And have a wonderful weekend.